Apo. Apo, tagawa, okay. Apo. Sige, isang tayo mag-game na tayo, Leon? Yes, sir. Alright. At ngayon naman, balik po tayo sa ating programa Wante sa Radyo. Meron tayong panibagong kaso, at paliwanag sa atin ni Sherry. Nasa Manila ngayon. Sherry, paliwanag mo yung susunod nating kaso. Yes, Idol, book na bigas at paniningil ng 25 pesos para sa travel pass ang ikinagagalit po ni Kagawad Shilingi. Yes, na makakausap ko din yung mga ngayon. Sorry. Ito yung kasunod na din po ng viral. Sorry. Hindi ka magiging yan. Ulit. Wala eh. Sabog. Ayusin mo yung ulo mo. Sabog. Ulit. Okay. Ang galing ka. Ulit. Wala akong maintindihan yan noong kanina. Very careful. Ano? Yes, Idol, sa ating susunod na sumbong adoption, book na bigas at paniningil po ng 25 pesos para sa travel pass ang ikinagagalit naman po ni Gagawa J. Reyes. Pero kakausap po ninyo ngayon. Ito ay kasunod na din ang viral post sa social media matapos ang mainit na tensyon sa pagitan nila ng ilang opisyal ng barangay. Ayon po kay J, minura po siya ng isang opisyal doon at mapapanood din po, Idol, sa video yung pamamato at paghahamon sa kanya sa loob mismo ng kanilang barangay hall. Iit pa nito, Idol, may mga anomalya daw po kasi sa kanilang barangay. Makakausap po niya siya ngayon. Nagawal siya, Idol. Maliwanag. Nagawal, Jay, magandang hapon po, magandang sir. Hapon po, sir. Okay. Nagawal? Opo. Medyo hirapan yung signal. Apo, okay. Sir. Nagawal, baka po makilapit po yung audio. Hello, yan, Nagawal. Apo, sir. Makilapit. Apo. Apo. Okay. Nagawal, medyo lapit ka na po. Sige po. Sa audio, ma. Okay, sir. Wala kang my cellphone. So, meron na ebidensya na kung na bigas ang pinamimigay ni Chairman para doon sa mga relate goods. At the same time, nagpapabayad ng travel pass. Yes po, sir. Pesos. Yes po, Idol. Okay. May ebidensya na po. Apo. Alright. Bigas. Okay. And then 25 pesos travel pass. Bakit ko nagpapabayad siya ng travel pass? Hindi ko rin po, sir, alam. Ang totoo po niyan, hindi ko po alam. Nung magpunta lang po ako ng barangay, tapos may lumalabas na mga tao, ang sabi po, nagbayad po daw sila ng travel pass sa halagang 25. Sabi ko, teka muna po, sir, bakit po kayo nagbayad? Eh, libre po yan. Okay. Wala pong OR? Wala nga po. Inya po ang masakit eh. Wala pong OR, walang resibo. Kaya lalo okay. Po ako nagduda. Ito po, bukbuk na bigas. Opo. Inicture niyo po. Opo. Ang nag-send po niyan, yung pong mga kabarangay ko, nag-send po sa akin. Ayun. Okay, sige po. Mga kausap natin po. May mga picture na dito, ano? Oo, oh, maraming litrato dito, Kagawa. Opo. Ayan po mga ebidensya, sir. Talagang ang daming ebidensya. Mga kausap na si Chairman. Sige po. Kausapin po natin si Chairman. Apo, sir. Okay, kausapin natin yan si Chairman. Chairman, Dari Tagumpay. Sir, magandang hapon po, Chairman. Ay, magandang hapon po, Idol. Chairman, si Kagawa J. Reyes, ang kanya pong reklamo, bukbuk na bigas at meron po siyang mga screenshot, bilang ebidensya, at 25 pesos na po na travel pass ang sinisingil po ninyo. Totoo ba yun, sir? Wala po katotohanan yun, sir. Una po, yung sa tingin po, ay nagparipak po ako ng 150 kaban. Okay. Okay. Yung mga kasagdagan po ng ating kuwarang yung aming doctor, no po? Opo. At natin yung isip po natin. Okay. So, bigla na lang po siya nag-post na meron nga lang pong nagpukpuk na bigan. At yun, sino hindi makain ng tao, et cetera. At inos niya po sa Facebook, no? Okay. So, ako naman po, ay, nandun naman po ako nag-tumagot sa social media na sinabi po na yung 150 na ba na direktak ng mga mother leader, mga volunteer, ay hindi ko na kayang bandayan. No? Hindi na po kayang bandayan. Okay. Kung sakali man po ako na meron na salit na may pukpok, ay pakitala ko sa barangay o tawagan po ako at papalitan ko po.
Tama. Pero Chairman, sino po ang bumili ng bigas o saan po nanggaling ang bigas? Hindi po yung natatakot po ang refrigerant na umorder ng 100 kapal. Saan po galing? Sa isang supplier? Sa supplier po na rin, sa supplier. Okay. Magkano pong bilhin niyo po sa isang kapal ng bigas? Ang bilhin po natin is 1,800. Anong klaseng bigas po ito? Katutulong po, sumikip naman po at mga pag-ibigin pa namin. Hindi, sir. Pero may mga klase yan, sir. Anong tawag po sa bigas na ito? Pero Chairman, may mga screenshot na mga bukbuk na bigas nga. Sabi mo, so sorry lang, papalitan mo, no problem. Which is very good po, Chairman. Magandang reaction niya. However, ang mahalaga rito, Chairman, is bakit kasi yung supplier ninyo naghalo ng mga bukbuk na bigas? Maaari nga po, Chairman, wala kayong kinalaman dito, Chairman, ano? Pero yung pong supplier niyo, ba't hindi niyo po binalikan? Sinita niyo ba yung supplier? Ako, pinatawa ko po. Ang dami naman nila. Ang bagay naman po talaga dito sa mga pilas, ay kinagandang naman po talaga. At hinahanap naman po namin yung mga may buko. Sa totoo po, hanggang ngayon, alam nila po na po kami nagpamili ng pilas. Hanggang ngayon po, wala naman po nagsasoli. Okay. Sige po, Inahanap niyo mga bukbok na bigas na gusto niyang palitan, wala naman. Sir, kasi po, yung iba po, hindi... Okay. Sir, yung iba po, hindi po isinole kasi ebidensya daw po na kung saan bigay po nila yon. Okay. Okay. Opo. Good point din. Opo. Okay, so hanggang ngayon, sir, yung mga bukbok na bigas... Sa kanila po. Okay. Chairman, ayun, nakatago lang daw po, gagamitin bilang ebidensya, kaya ka po hindi sinole. Wise nga naman to si Kagawa at yung kanyang mga friends. Okay. Pero kung yan po ay may transaction sa ating bank, sinagitan na lang po sa punta po yung sinole. Bakit hindi lang ang mga dalipan doon sa pizza, may mga, talaga naman po sa hirap ng nangyari po sa ating bayan. Well, Chairman, hindi ko alam kung politically motivated or not kasi hindi ko naman kilala si Kagawa, so I cannot say that. Ang sa akin na, Chairman, na o nga, tao nga lang po yung mga tao ninyo na bumibili ng bigas. Pero dapat, Chairman, nandun sa consideration nila na yung bigas na ipapakain nila sa kanilang mga kabarangay, maayos na bigas naman. Hindi naman yung bukbok, hindi naman yung nasingitan, hindi naman yung basta-basta na lang lumang stock. Kailangan po bagong stock. Diba? Hindi porket may crisis na para na ibibigay ka, basta't may makain kayo, total crisis naman. Huwag naman po ganon. Opo, tama po yun. Tama po kayo. Kaya po ako dito. At ako nga rin po, nung lalaman ko po yan, talaga po nga nagsasabot ng aking mga volunteer. Ano, bakit po tayo nasalita na kanya kung tumumay yan, no? Pero sinabi po nila, wala naman po kami nakita na ano, at palit na naman po, at sa panayan po. Kaya naman, hindi po ang kinakaya, napakasakal po. Okay. Kaya,
So wala naman po ng Sir, sir po, ano? Excuse po, chairman ako. Kagawad. Apo, sir. Kung talaga ang totoo yan, apo. Pwede makagawad. Agutang ka sa amin ng sampol. Kasi pinakita ko sa amin, apo. Sa takot lang. Kagawad, apo, di naman pong kunin niya saan saan. Apo, kaya apo. Gusto po namin, sana, kung sabi mo nakatago. Apo. Nung pag magka ng pamilya na nandun talaga yung bukbuk na bigas sa sumpot. Pwede? Apo. Kung yung, Sir Rapi, kung meron pong nanonood ng mga kabarangay ko, pwede nyo pong dalhin dito sa bahay para maipakita po natin kay Sir Rapi yung pong ebidensyang sinasabi nyo na nakatago para po makita po ni Sir Rapi. Kung ako man po nananawagan sa mga kabarangay ko nakapanood. Nananawagan po si Kagawad. Now, Chairman, 25 pesos travel pass. Chairman, Sir. Chairman, hello po. 25 pesos na po na travel pass at wala rin po ang OR, sabi po ni Kagawad. Eh, sir, sinungaling ko ba'y nagko-comment? Kagawad. Po. Okay. Kagawad, gusto mong salita, lapit mo sa microphone. Apo, apo, apo. Hindi yung totoo. Sir, totoo po yan. Kung gusto niyo pong makita at saka kahit po siya, kaya niya po, kaya po siya sa akin nagalit kasi po, bakit daw ipinost ko yung travel pass na may bayad. Eh, totoo pong nagbayad. At marami pong comment. Makikita niyo naman po, Sir Rapi, napakarami pong comment. Hindi po sa akin ang galing. Doon sa mga taong mismong kumuha, meron pong tatlo kinuha, 75 pesos, meron dalawa, 50 pesos, at meron pong magkakapatid pa kumuha. Ayan po, kita niyo po sa post, sa ano ko po, sa wall po sa Facebook ko. Chairman, okay. Marami po mga nag-post, Chairman, na pinatutunayan lamang, ito po aligasyon, ikagawad, ito po, sinasabi nila, yes. Kaya nga po nung ginawa sa ikagawad, sana bang may pero totoo, ayan po, sir, totoo. Ang mga Sorry, Chairman. I'm giving you the benefit of the doubt. Maaaring ang Chairman, wala kayong kinalaman dito. Baka po may mga tao kayo dyan na gumagawa ng sariling diskarte. Okay, Chairman? Now, however, di ba dapat, Chairman, matuwa ka? Kasi kung sa akin nangyari ito, matutuwa po ako, Chairman, bakit kayo? Salamat sa impormasyon na yan. Abay, tatamaan ng kidlat at lintik at tulog. Kung sino may mapakanan ito, magkakaroon po agad ng full-blown investigation. At kapag napatunayan, kung sino doon sa mga lipores na yan, may kagagawa nito, abay, managot sa batas. Opo. Tama po. Opo. So, dapat po, Chairman, matuwa ka pa. Kasi kung hindi ka, kasi kung hindi nila pinos dito, so, ibig sabihin, yung mga lipores mo pala, gumagawa ng katalanta doon sa likod mo na hindi mo alam. Iyo ba? Chairman, dapat ang ginawa nyo rito, inibisigahan mo, mga tauhan mo, hindi si Kagawa. Oo nga po, sir. Ganun lang nangyari. No, Chairman. Sana, Chairman, ang ginawa mo, pinulong mo lahat ng mga alipores mo, lahat ng mga tao dyan sa barangay na nagbibigay ng travel pass, isa-isa sila pinatawag mo. Hoy, ngayon, lantara, sino sa inyo ang nagbibenta ng travel pass kasi ito pumutok na sa social media, umamin na kayo ngayon mismo. Ganun dapat ang ginawa mo, Chairman. Did you do that? Wala umamin. Oy, kung wala umamin, Chairman, kung ako yung sa'yo, ang gagawin ko, Chairman, magsisipag ako ng mga tao. Madali lang po yan. Sino ba talaga ang mismo nag-aabot? Kasi, Ma'am, Chairman, hindi naman pwedeng lahat siya nag-aabotan. So, meron talagang designated dyan ng mga tao na siya nag-aabot talaga ng travel pass. Yung nag-aabot ng travel pass, yun po yung kaliwaan ang nagtatanggap ng pera. Magsisipagin ko mga yun at pagkatapos ng lockdown, ipakukulong ko mga yun. Tama.
Tama po, narami na ito. So, tama. Oh, ganun ang gagawin nyo. So, tama lang po yung ginawa ni Kagawad. Huwag ko kayo mag-irit kay Kagawad. Bagkus, magpasalamat po kay Kagawad dahil tumutulong po siya na linisin yung pong mga basura na yan po sa loob ng barangay na for all we know, baka wala kayo talagang kinalaman. Di ba, Chairman? Apo. At hindi naman po ako nagagalit kay Kagawad. Sa tuta po, hindi po ako nagagalit sa kanya. Kaya nga po, sabi po, sa kanya, nung ako, sa kanya, nung ako, sa kanya, nung ako, sa kanya, nung ako, Yung pong para sa amin, sa akin po, sana po maayos din po namin yung nasa barangay at tanggalin po yung katiwalian sa barangay. Yun lang naman po ang para sa akin eh. Ang problema po kay Kapitan, hindi po siya transparent eh. Kamukha po nung binenta niya po yung barangay patrol namin. Hinahanap po namin mga Kagawad yung pera. Hanggang ngayon, hindi niya po ibinibigay. Mag-isang taon na po kaming mahigit nakaupo. O, hanggang ngayon po, hindi niya ibinibigay. Hindi niya inilalad sa amin. Kapitan, gustong-gusto kitang chairman ipatas, di ba? Kita mo naman kanina, nagiging malambot ako sa edge. Chairman, ha? Palagi kita nilalayo sa satin, chairman. Kita sa bintang ni Kagawad at kung sino pa man dyan sa social media. Pero chairman, mukhang mahirap na kitang bitbiting. Barangay Patrol. Binenta mo, ano nangyari doon sa Barangay Patrol, chairman? Wala pong Barangay Patrol na binenta. Sinungaling po siya pag hindi po totoo. Idol, kahit itanong nyo po, mag-imbestiga kayo dito, meron po kaming barangay patrol na yung dati pong barangay patrol, ibinenta niya po. Ayan po. Oh, chairman, ano lang yan sa barangay patrol? Magkano po niyo nabenta yung chairman? Wala po kami pinabenta ng barangay patrol. Sinungaling po yan, pinapirma niya po kaming mga konsyal at sabi, ibebenta, papalitan ng bago. Hanggang ngayon po, walang naipapalit na bago. Okay. Wala rin po yung napalit na bago sa barangay patrol na naibenta? Bigay po iyan ni Mayor, bigay po iyan ang galing ng Mayor. Pero yung pong barangay patrol natin na luma na pinanggaling kay Kapitan Boy, kay ex-Kapitan Boy Garcia, ibinenta mo. Alam po yan ang taong barangay. Okay, galing po Kapitan, yung pong kay ex-Chairman Boy Garcia, yun ang binenta nyo. Yung ngayong barangay patrol na nandyan, yan daw po ibigay ninyo ni Mayor. Opo. Ay, sa lahat po ng sinungaling, siya sinungaling, kahit itanong nyo po yung pinagbilan, yung pinagbentahan, andoon. Pwede natin makausap, anong pangalan ng nakapit? Ako po, nasa deed of sale po, ang totoo pong nakakakilala ron ay yung kasama kong Kagawad. Opo. At saka alam po ng mga kabarangay namin, Sir Idol, na meron kami talagang patrol, lumang patrol, yung po tinatawag na Delica. Delica, okay. Chairman, Chairman, kasi tatawagan po namin yung napagbentahan, it's better na ngayon pa lamang chairman, you have to come clean, otherwise lalak ito, magkakahiyaan dito. Ayan, bigla, alam na po sir, alam niya na ngayon. Alam na po. Alam na po. Alam na po. Alam po. Alam po. Alam po. Alam po. Hindi po junk yan, maandar po yan. At kumpleto naman po ang patay nito. Bago po natin ipinintan, tinitin po natin na itong tricycle patrol. Tricycle patrol? Oo. Ayan na po, ang tricycle patrol. Ayan na, satisfied ka ba? Hindi po. Kapalit nung jump na barangay patrol, tricycle patrol. Hindi po, kasi kinuha niya po yun hulugan. Ang alam po pong hinuhulog doon yung budget po ngayon ng era namin. Iyon po ang pagkakaalam pong hinuhulog niya. Pero yung cash po, hindi niya po sa amin na ipakita na ito'y pinagbenta ng Delica. Yung tricycle patrol, yung po hinuhulog-hulogan. Ayun po ang pagkakaalam ko. Hindi po totoo yun, Idol. Yes, sir. Yan po ay galing po namin binigyan. Hindi po yung... Kung meron po papeles, kung meron pong papeles, di mas maganda. Mas maganda po kung may papeles. Pero hindi niya po sa amin inilalad sa aming mga konsehal na eto, mga konsehal, binili natin yung pinagbilan ng patrol. Eto, wala po siyang pinakita sa amin ganun. Ang ibig sabihin po, Chairman, sir, ni Kagawad, sana sir, pag meron kayong mga ginagawang mga bagay-bagay, tulad niya pag-dispose of ng property ng barangay, transparency po, alam dapat ng lahat ng mga Kagawad.
alam ko din naman po din ang television at ang isang forma ang patay. Oh, pumirma ka pala! Ano? Oh, pumirma po ako. Opo, lahat po kaming konsehal, lahat po kami ng kagawad pumirma. Opo, nandoon po kami. Pero yung pinagbentahan po, hindi na po namin nakita. Kaya nung nagtatanong kami, nasa na yung pinagbentahan? Opo, yung cash. Ano po nung pagbentahan yun na Barangay Patrol, Chairman? Magkano sa pagkakaalaala mo? Magkano sa pesos? Hindi ko po maalala dahil hindi ko naman po nahawakan yan. Pero siyempre, siyempre, malalaman nyo kung magkano halaga. Hindi po talaga matanda. Pero approximately, Chairman, mga... Approximately lang, mga tansya. More or less, mga 50,000, 40,000 po yan. 50 o 40? Hindi ka, hindi ka 5,000? Paano natin? Bigyan kita ng discount. At yung po ay jump na po kasi. Okay. So, 40 na po siya na papakita. Okay, so yung nabenta niyo po ng 40 o 50,000, hindi niyo po sinabi sa hindi pong mga kasamahan na, oy, alam po nila yan, alam. Eh kung alam po nila bakit ho nagkakaraitit ng Alboroto, ito yung nagawa. Oh, pirmado po kami. Aminado ko, Idol, na pirmado. Pero wala siyang pinakita sa aming cash o cheque na ito'y perang pinagbilan ng Delica. San daming dadalhin? Walang ganun. At Chairman, sinasabi po Chairman Sir ni Kagawad, opo, talaga pumirma po siya doon sa resolusyon na independent ng Barangay Patrol. Pero pagdating po doon sa cash na pagbili tahan ng Barangay Patrol, hindi po niya nakita. Marami sa kanila ang hindi na napagsabihan kung saan po napunta yung pera. Yung po ata, tama ba kagawa? Apo. Chairman. Apo, malinaw po. Alam po yung private na tinitinamin na bang patrol. At ito po sa Barangay Patrol yung pinagamit yung magkanoon niya. Siguro, Chairman, ibig sabihin ni Kagawad, next time, kapag halimbawa meron ka ng benta, puto lang niya, puto. Tinamat, naalala mo na agad na meron pala. Yung mga pera, ito na, mga kagawad, 50,000 na pagbentahan ng ating Barangay Patrol. Tapos may picture ka, kasama sila, para pag dumating yung ganitong klase mga panahon, o may ebidensya ka, ito na, o, nakita nyo, yung picture-picture ko nga tayo na hawak-hawak ng 50 mil, nandiyan kayo. Opo, ganun po sana. At saka sinabi niya po sana kung saan dadalhin. Baka mamaya po nilagay lang niya sa bulsa niya, eh hindi na po namin alam. Pero Chairman, tuturuan kita Chairman, ano? Next time Chairman, ang sinasabi dito ni Barangay Kagawad kay Reyes is yung transparency po, which is very important po sa lahat ng pamamalakad na sa gobyerno na dapat ginagawa Chairman, transparency. Pero tuturuan po, napaka-transparency po. Teka muna, Chairman. It doesn't make sense. Pasensya na, Chairman. Now, una, sino po ang nag-facilitate ng transaction? Kompleto po yan. Hindi, kaya mga Chairman, sino po nag-ipag-uusap? Okay, Chairman, sino po nag-ipag-uusap sa buyer? Yung isang tatagawad. Anong pangalan po? Ano po? Joey? Joey, kagawad Joey. Okay, siya po ba ang nag-receive ng cash? Sorry, Chairman, nalilito po kay Sarama. Walang karana po, Chairman. Ang sinasabi ko po rito, okay, sino po ang mga facility ng transaction? Sabi niyo po si Kagawa Joey. Now, ano po yung tesorero po? Tignan po yung namahala ng mga dokumento, lahat po ang dapat gawin na yung ginawa po. Opo. So ngayon, Chairman, natanggap po nila yung pera. Sila po yung tumanggap ng pera. So yan po yung mabe-verify. Opo. Okay. Kagawa Joey,
Ayan daw po, meron pa kagawad, kagawad Jay? Meron pa kagawad Joey dyan? Yes po, Joey Bonsayak po. O, tanongin mo lang kay Joey, kasi si Joey lang tumangga. Oo nga po. Opo, nag-session po kami, sinabi po ni Consel Joey na siya nga po nakapag-transaction. Pero yung pera po, na kay Tres. Pagkayari po nun, hindi na po namin nakita. Pinalalahad po namin tuwing mag-session kami. Opo. Ngayon po, tuwing mag-session po kami at itatanong po namin yung budget ng barangay, ang gagawin po niyan si Kapitan na napakabait, eh bigla pong sasabihin, the session is adjourned. Paano po ngayon mailalahad ang pera? Okay. Chairman, eh dapat tawag sa inyo Chairman adjourned. So, opo, yeah. Yun nga po ang tawag po sa kanya. Anyway, Kagawad, ano gusto mo mangyari ngayon, Kagawad, sir? Ang gusto ko lang po sana, maging patas po siya yung pong mga pinababayaran niya. Huwag na po sanang magpabayad at kawawa naman po yung mga kabarangay namin. Ako po, kaya po ako nandito para po sa mga kabarangay din po namin. Okay. Chairman, alam niyo, pag natapos po itong lockdown, napatunayan po itong mga sumpong ni Kagawad, may kalalagyan po kay Chairman, mawalang galang na po, sir. You know that, sir, ano? You know that, Chairman? Professor, ang Chairman yung sinasabi ko po. Pero yung travel pass din po, Chairman, ha? Importante po yun na dapat paibisigan mo, Chairman. Masama yun. So, Chairman, from now on, wala na pong paningin ng travel pass, tapos yung mga bigas po, maayos na, mabango. Malinis. Ano ba, Chairman? Ay, meron pa po naman po yung tingin namin at marami pong natutuhan na masarap po yung tingin namin. Masarap. Kasi ang sarap ni Kagawad J. Yes, sir. At parang may ulam na. Ayun? Oh. Ah, parang ulam na. Okay. Sige po. Basta, Chairman, yun na lang. Gawin niya lang po yung request ni Kagawad J na maging transparent na lang. At for the meantime, Kagawad, magtulungan lang muna kayo ni Chairman. At Kagawad, okay. Ito na akong pangarap po. At yung mga karantay po namin kaya parang po patuloy na makakuha ng mga award ay mag-ibang ng tama na. Okay, ako na po. Kagawad, makipagtulungan ka kay Chairman sa inyong barangay para buksan ang iyong mga mata at tenga at para ma-identify yung mga katiwalaan dyan. Keep it up, Kagawad. Opo, gagawin, okay, opo, gagawin ko po yun. Ang wag lang po siya agad mag-a-adjourn. Wag yung mag-a-adjourn. Opo. Chairman, magkajuan. Total, ito si Kagawad. He's still doing his job. Yes. Magbabantay po na kahit na siguro sino mga nasa public service na malinis yung konsensus sa servisyo publiko. Gusto po nila mabantayan yung mga nangyaring katiwalian at yan po ay dapat i-expose. At yan naman po talaga ang gusto natin Pangulong President Duterte. Ano po? Pangulong Duterte. Napaka-transparent po sa akin na mga kabarangay. Opo. Sige, Kagawad, so for now, tulungan muna kayo ni Chairman, pero yes, sir. Tuloy niyo po yung Kagawad sa pagmamatsyag dyan na mga yes, katulad na agad-agad sa amin at expose. Ano po? Yes, sir. For the meantime, si Chairman, mag-intas pa rin na rin paglawan. Chairman, salamat po sa tayo na pinigay niyo sa amin, Chairman, sir. Maraming salamat na narami. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon, sir. Thank you po. Kagawad. Yes, sir. Okay. Ako po yung sumasaludo sa iyo. Dalawang kamay, ikaw talaga ang mata na gamatsyag ng sambayanan para siguraduhin na walang katiwalaan mga kalusot na masusyorte sa ating bakayan. Mabuhay ka. Saludo din po ako sa inyo, sir, at kahit papaano ay natulungan niyo po kami sa problema po ng aming pong barangay. Maraming po salamat. Mabuhay din po kayo. Salamat po. Okay. At yan po ang isang segment natin na nabigyan nating solusyon, napag-ayos natin sila, and hindi lamang po si Kagawad, tayo po mga mamamayan, we have the obligation na para isiwalat ang nakikita natin hindi maayos na system, especially pang korupsyon na nangyari sa ating paligid, sa ating mga namumuno, agad-agad sabihin natin tulad ng ginawa ni Kagawad. That's why I admire Kagawad for that. Pero may limitasyon yan. Kailangan nasa lugar at huwag pong fake news. Yes, po, sir. At ito ang ebidensya, hindi hearsay. Okay? Magpapalik po ang atin sa natin. Thank you, Kagawad. Salamat po. Thank you.
Ayun lang.